Welcome back sa ating channel, mga paps, mga mams. So sa episode na to is ituturo ko sa inyo kung paano natin mapapalitan ang ating mga brake pads at kung paano din natin ito nililinisan. So pag-access ng ating brake caliper, mga paps, no, may dalawang paraan yan. So una is dito. So, kung mapapansin niyo po sa ilalim ng inyong caliper is may makikita kayong ganito. Ito. Ito ay tinatawag na slider pin. So kung magpapalit kayo ng brake pad, mga paps, pwede kayong mag-access lang dito sa ilalim ng caliper. Sa pagtanggal naman nito, mga paps, no, is pipihitin nyo lang gamit ang long nose. So bago yan is meron kayong makikita ang dalawang lock pin dito, no, dito sa unahan at saka dito. So ang gagawin nyo yan sa pagtanggal nyan, gamit din kayo ng long nose. So hihilahin nyo lang yan, paps, papunta sa inyo, tsaka ito. Tsaka nito, ma-access. Tapos sa pagtanggal nito, pipihitin nyo lang. Ikot nyo, tapos sabay pihit. Sa pangalawang paraan, mga paps, no, is babaklasin natin mismo yung ating caliper. So tatanggalin natin itong bolt na nakakabit sa ating suspension para matanggal natin itong caliper. So yung gagawin natin is tatanggalin natin ito para malinisan natin at matingnan kung pwede pa ba yung ating brake pads. So let's do this, mga paps. So gamit yung ating wrench, tatanggalin natin ito, mga paps. So ito naman, mga paps, kasi nagpalit na ako ng bolt, no, hindi na to yung stock na bolt niya. Pinalitan ko na ng gold bolts. So ang sukat nito is nasa 14 mm. So tatanggalin din natin yan, mga paps. Counterclockwise. Pops. Ayan, mga paps, no, tanggal na natin yung bolt. So pwede natin itong hilahin. Ayan. So ayan, mga paps, no, papansin nyo, manipis na yung ating mga brake pad. Eto. So paano natin ito matatanggal? So sa pagtanggal nito, mga paps, no, una is dito tayo magsimula sa slider pin ng ating caliper. So para matanggal ito is tatanggalin muna natin yung dalawang lock pin gamit ang long nose. Ayan, mga paps, natanggal na natin yung isa. Yung isa na naman. Ayan. Ayan, mga paps, no? Ito yung lock pin. So pag natanggal na natin ito, mga paps, hihilahin na natin itong slider pin. So gamit kayo ng plier. So ikot nyo lang, mga paps. Ayan, no? Ikot sabay hila. Ayan. Ikot sabay hila, mga paps. Lahin nyo lang. Ayan, grabe. Grabe ang dumi. Yun. So
Ito na mga paps. Manipis na talaga mga paps, no? Manipis na yung ating mga brake pad. Ito yung isa mga paps. Yan. Dumi. So, next mga paps no is hihilahin lang natin ito para matanggal itong ganyan lang yung mga paps. Hihilahin lang natin. Yun. Ayan. Tapos mga paps no, tatanggalin din natin itong nasa loob. Ayun. Grabe mga paps. Ayan. Ang kapal ng putik. So, ngayon naman is pwede na natin linisan yung ating mga brake pad at saka ito. So, sa paglinis mga paps, no, gagamit lang tayo ng brush. Pwede din kayo gagamit na sandpaper o yung papel dili ha. Tsaka ito WD-40 mga paps. Yan. So sa tingin ko mga paps no, wala pa man tayong pampalit ng pambili ng ating brake pad. So sa palagi ko pwede pa ito mga paps. Bibili, papalitan lang natin ito pag meron na tayong available na pera. Linisan nyo lang mga paps para yung brake pad nyo is kakapit pa din sa ating disc brake. So ayan. So ito na mga paps yung isa nating brake pad. So nalinisan ko na to. Ayan, manipis na talaga. So yung isa naman mga paps. So next natin yung linisan mga paps is ito naman yung sa ilalim ng ating caliper. Sunod mga paps no, mga mams, ito naman yung ating lilinisan. So gamit pa rin ang toothbrush. Para matanggal yung dumi mga paps no, lalagyan natin ng WD-40. Yan. Ang dami. Ano pa rin din yung brush. Tapos pupunasan natin ng pamuyas. So matapos yung pong linisan yung caliper mga paps no, susunod naman is itong holder ng ating brake pad. So, itong
pin na to mga paps, no, is lalagyan dapat ito ng lubricant. Ilulubricate natin ito tsaka itong isa. Bago yan is lilinisan muna natin mga paps para matanggal yung mga nakakapit ng mga dumi. Yan. So ayan mga paps, no, malinis na yung holder ng ating brake pad. So ito naman is lalagyan natin ng grasa. So ilulubricate natin mga paps kasi ito yung pag pinipihit natin yung ating brake level mga paps, no, ito yung gagalaw. Ito yung mismong nag-iipit ng ating mga brake pad. Tapos dito sa kabilang mga paps, no. Ayan. So, ayan. Tapos dito naman tayo sa ating rubber boots mga paps, no. Lalagyan din natin ito ng lubricant. Lalagay natin ng lubricant pang paps, sakto lang dapat, no. Tapos natin lagyan mga paps, linisan natin yung gilid niya para hindi agad dikitan ng alikabok. So, dito naman sa kabila mga paps. Ayan. Tapos natin lagyan mga paps na is lilinisan natin yung gilid niya para didikitan ng mga alikabok. So, ayan. So, tapos sa mga paps, no, ibabalik na natin itong ating mga pinagtanggalan. Ang ating ibabalik mga paps is yung eto. So, malalaman yung paps kasi itong kabila is malaki yung kanyang pin compared dito. So, ipapasok natin mga paps. Ayan mga paps, no. Balik na natin. Next mga paps is yung ito. So mapapansin nyo, ito dapat yung nasa loob dito, nasa ilalim ng brake drum. Ito mga paps. So kapasok natin. Yan. So, naibalik na natin mga paps. Okay, pag naibalik na natin ito mga paps tsaka ito, next is yung ikakabit natin balik yung ating brake pad. So, ito yung una nating ikakabit. Pasok nyo lang dito mga paps, no. Ito, kung makikita nyo, itong dulo nito is dapat pasok natin dito. Tsaka ayusin natin dito sa likod. Yan. Next mga pop is ito namang isang brake pad. So una is ipapasok muna natin ito dito. Tsaka papasok natin sa loob. At ito. Ayan mga pop, so pag napasok na natin yung dalawa nating mga brake pad, so ibabalik na natin itong slider pin. Pasok na natin dito mga paps. Yun. Tsaka yung isa naman.
Ayan. Yun. So, ayan mga paps, pag naibalik na natin itong slider pin, so ilalagay na naman natin itong pin lock nya. So hanapin mo lang yung butas mga paps, tapos saka mo ipasok itong slider pin. Ayan. Yun. At yung isa naman mga paps, no? Dito sa dulo. Yan. Yan. So ayan na mga paps, tapos na. So pwede natin itong ibalik sa ating